Hello! Kumusta kayong lahat? Nandito na naman po muli ang inyong cute na kit, Sir Kit at your service, at nais ko kayong i-welcome sa ating virtual class, kung saan tatalakayin na naman natin ang isang aralin sa wika. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang pandiwa at iba't ibang aspekto nito at kung paano natin babanghayin ang mga pandiwa. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pandiwang palipat at katawanin bilang dalawang uri ng tinatawag nating uri ng pandiwa. Handa ka na bang muling mabusog ang iyong kaalaman sa araw na ito? Kung gayon, halika na! Uri ng pandiwa. Una ay ang tinatawag nating pandiwang palipat, kung saan ito ang pandiwa kapag mayroong tuwirang layon na tumatanggap ng kilos sa isang pangungusap. Ang layong ito'y pinangungunahan ng katagang ng mga, kay, kina, ni, at nina. Ngunit ang malaking katanungan ay, ano nga ba ang tinatawag nating tuwirang layon? Kapag sinabing tuwirang layon, ito ay maaaring pangalan o panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. O sa Ingles, tinatawag nating direct object, kung saan kadalasang sumasagot ito sa tanong na ano, nino, at kanino. Halimbawa, sino ang gustong manood ng bagong pelikula? Ang pandiwang palipat na ginamit natin ay ang salitang manood, kung saan ang pangalang bagong pelikula ay ang pangalang tumanggap ng kilos sa ating pangungusap. Nangongolekta ng Hot Wheels ang Tito Joel ko. Ginamit natin ang pandiwang palipat na nangongolekta, kung saan ang pangalang Hot Wheels ay ang tumanggap ng kilos o ang tuwirang layon sa ating pangungusap. Inihandog kay Maria ang mga bulaklak sa kanyang kaarawan. Sa ating pangungusap, ang pandiwang inihandog ay ang pandiwang palipat, kung saan ang pangalang Maria ay ang tumanggap ng kilos o ang nagsilbing tuwirang layon sa ating pangungusap. Ang ikalawang uri ng pandiwa ay ang tinatawag nating pandiwang katawanin, kung saan ito ang pandiwang nakatatayong mag-isa at hindi na nangangailangan ng tuwirang layong tatanggap ng kilos sa ating pangungusap. Ito ay maaaring maglahad lamang ng kilos, gawain, o isang pangyayari, o di kaya naman mga pandiwang walang simuno. Halimbawa, ang dalaga ay tahimik na nagbabasa. Sa ating pangungusap, ang pandiwang katawanin sa pangungusap ay ang salitang nagbabasa, kung saan hindi na ito nangangailangan pa ng tuwirang layong tatanggap ng kilos sa pangungusap. Huwag kang maglakad sa ulan kung wala kang bota. Sa ating pangungusap, ang ginamit nating pandiwang katawanin ay ang salitang maglakad, na hindi na nangailangan pa ng tuwirang layon na tatanggap ng kilos sa pangungusap. Yumayanig! Mapapansin na sa pahayag, ito ay isang uri ng pandiwang walang simuno. Sa puntong ito, tayo ay magkaroon ng isang maikling pagsasanay. Panuto, tukuyin kung ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay palipat o katawanin. Unang bilang, ang ating kabuhayan ay patuloy na umuunlad. Ikalawang bilang, sumulat kami ng maikling kwento tungkol sa aming karanasan.
Ikatlo, dahan-dahan akong pumasok sa silid kanina. Ika-apat, ang kapaki-pakinabang na programa ay ipinatutupad. Huling bilang, nagpakilala ng ibang reliyon ang mga Amerikano sa mga Pilipino noon. I-comment down below ang inyong mga sagot at tingnan natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. Muli, ito po ang inyong cute na kit, Sir Kit at your service na nagiiwan ng katagang ang wikang Banyaga ay magpahanggang ngayon, pero ang wikang Filipino ay panghabang panahon. God bless you!